Nakakaranas ka ba ng paglagas ng iyong hair sa tuwing maliligo ka, ang daming nalalagas na buhok, o kaya sa tuwing nagsusuklay ka, ang daming nalalaglag, at ang hair mo ay mukhang dry? At kung ang sagot mo ay oo, meron akong tips dyan kung paano natin maiwasan ang paglagas ng buhok at maibalik ang dating ganda ng ating healthy hair. So please keep on watching! I can be my darlings, magandang buhay! Welcome or welcome back to Jackie's Vlog! So today's vlog, my darling, pag-uusapan natin kung paano ba natin may babalik sa dati ang ganda ang ating buhok or magkaroon ng healthy hair, especially kung nagsisuffer ka from hair fall or dry hair. And before that, my darling, hello, my name is Jackie, and in this channel, it's all about empowering women and helping you to be the best version of yourself. I do make a vlog every Monday and Friday. And if you wanna be updated about this channel, kindly please subscribe to my channel and click the bell notification para ma-notify po kayo every time I have a new vlog. And now without further ado, let's get started! Okay, my darling, now let's talk about hair. Our hair is made of two parts, the scalp and the shaft. So the shaft has three categories, which is called medulla, cortex, and cuticles. Cuticles, yan yung ating mga hair strand, yan yung mga each strand na yan, that's what we call cuticles. So, dyan tayo magpo-focus kung bakit nagkakaroon tayo ng hair fall. And hair is made of 90% protein, which is called keratin. At merong 7 reason kung bakit ba tayo nagkakaroon ng hair fall at ano yung mga dapat nating gawin para maiwasan ito at para maibalik yung ganda ng ating hair. And did you know, my darlings, that 1/3 of the world population actually suffered from hair fall or hair loss? So this is actually a very, very common problem na marami talaga ang nakaka-experience. That's why naman napakaraming mga company or industry na talagang nagpo-focus more on sa mga hair products na makakatulong sa mga ganitong problema sa paglalagas o mga hair fall. Men actually suffered more hair loss than women as we get older. And trivia, my darlings, ito nalaman ko lang din to sa aking doctor husband. Sa tingin nyo, saan natin nakukuha yung pagiging baldness or yung manipis na buhok? Sa nanay or sa tatay natin? Kung ang sagot mo ay from sa nanay, tama ka! So according to scientific study, my darlings, na yung pagiging bald or yung pagiging manipis ng buhok natin ay nakukuha natin sa nanay, hindi sa tatay. Kasi diba mayroong perception na kapag yung tatay niya ay kalbo, mamamana din yun ng mga anak niya magiging kalbo o yung bald. No! My darling, is the other way around. Namamana natin yung pagiging kalbo or baldness natin sa nanay natin. Kaya kung mag-aasawa kayo, tingnan nyo muna kung ano yung hair ng nanay ng mapapangasawa ninyo, ng husband ninyo, kasi there's a big possibility na mamamana yan ng inyong magiging asawa at ng inyong mga magiging anak. And now, my darling, let's proceed to 7 reasons kung bakit nga ba tayo nagkakaroon ng hair fall or paglalagas ng buhok. According to science, my darling, dapat meron lang tayo 50 to 125 counts of hair strand na malalagas sa ating buhok. At kung more than that, means something going on in our body na kailangan nating i-address para maiwasan ito or para maibalik yung dating ganda or shiny ng ating hair, yung ganyang pagkakapal ng hair. So number 1 reason, my darlings, kung bakit naglalagas ang ating hair is genetics. Genetic has a big role kung bakit naglalagas yung hair natin at eventually kapag lalaki ka, nagkakaroon ka ng panot or kalbo dito because of genetics. So, kung babae ka naman, nanonotice mo eventually na ang nipis-nipis na ng hair mo at nakikita na yung iyong scalp, para kang mayroong baby hair. Yes, my darling, genetics has a big role on that. And number 2 naman is aging. Yes, as we age, my darlings, maraming pagbabagong nangyayari sa ating katawan, and then we're less producing nutrients sa ating body na kailangan nating i-address by taking some vitamins. Number 3, my darlings, if you're having a health problem, like if you have a cancer and then you undergo a chemotherapy or radiation, that's also a reason why kung bakit naglalagas. Madalas yung mga may cancer, di ba, nagiging kalbo talaga sila kasi because of the chemicals na ginagamit para targetin yung mga cancer cells. And number 4 naman, my darlings, is yung hairstyle natin. Ito sa hairstyle, malaki ang magagawa natin para ito maiwasan. Sa hairstyle, there's 2 categories. Number 1, my darlings, is yung hair products na ginagamit natin sa hair, like yung shampoo, yung conditioner natin, or yung madalas tayong magpakulay ng buhok, or yung lalo na yung pagbe-bleach ng hair, malakas yung makadamage at makapagpalagas ng buhok.
So yun yung mga bagay na dapat nating iwasan para naman hindi ma-damage yung ating hair. And then number 2 naman, my darlings, hairstyle category is yung pagtatali natin ng buhok. Madalas everyday mo yung tinatalian yung buhok mo, tapos masyadong mahigpit. So hindi yan maganda kapag madalas mong tinatalian yung buhok mo ng mahigpit. For example na lang, 'di ba? Ikaw kaya, talian ka kaya dito sa liig mo ng mahigpit ng mahigpit, hindi ka makahinga, 'di ba? Hindi mo rin siya gusto, kaya naman ang iyong boyfriend o girlfriend, masyado mo nang tinatalian, hindi na makahinga. Iiwanan ka niyan, di ba? So, kailangan nila ng breathe, makahinga, para naman ma-enjoy ang buhay. Same din yan sa hair mo. Hair mo, kung kinakailangan mong talian, huwag mo masyadong talian ng mahigpit. And if possible, kapag sa bahay ka lang, let it flow. Let it flow like an air. Nung parang natural, di ba? Mas maganda yung... Number 5 reason, my darlings, kung bakit tayo nakakaranas ng hair fall is kung ikaw ay buntis or bagong panganak, oh my goodness, this is very, very common. Lahat ng mga buntis at bagong panganak talagang nakakaranas ng hair fall. Naranasan ko talaga to nung bagong panganak ako sa aking panganay more than 7 years ago. Oh my goodness, nagpanic ako kasi tuwing maliligo ako, parang feeling ko lahat ng buhok ko dalagas na. And then, doon ako nag-start na mag-research. Ano ba yung dapat kong gawin para bumalik yung kapal ng aking hair kasi parang feeling ko napanot na ako. And then, kinausap ko pa actually yung doktor ko, kaya in-advise niya sa akin na don't panic, don't worry, kasi it's just normal talaga sa mga bagong panganak at buntis na makakaranas ng paglagas ng buhok dahil sa mga pagbabago sa ating katawan, hormonal changes, my darlings. Ikaw kaya magdalang tao, di ba? It's a miracle, pero miracle yun talaga yung mga pagbabagong nagaganap sa ating katawan. Swerte ng mga lalaki dahil hindi nila nararanasan yan. And number 6 reason, my darlings, kung bakit tayo nagkakaroon ng hair fall para to sa mga babae, again, is menopausal. Yes, wala pa ako doon. Pero doon sa mga babae on their menopausal stage, huwag kayong magugulat kung nakakaranas kayo ng pag-hairfall or paglagas ng maraming buhok. Because during menopausal stage, you are producing less estrogen and progesterone na nakakatulong para sa hair growth ng ating hair, para maging shiny at makapal siya. Normal lang yan. And then, I'm gonna share you later yung mga dapat natin gawin and tips para makapal ulit ang ating hair. And number 7, my darlings, is vitamin deficiency. And now, my darlings, I'm gonna give you tips kung paano pa natin maiiwasan yung hair fall or para maipabalik ang dating ganda at healthy ng ating hair. Number 1, my darlings, is kung maaari lang, wash your hair once or twice a week. Huwag nating i-wash yung ating hair every day, kasi kapag hinuhugasan natin yung hair natin every day, hindi natin binibigyan ng chance yung nutrients from the scalp, yung ating natural oil sa hair natin, na i-nourish yung ating mga hair strand. Parang ano yun, my darlings, eh, kapag nanonood ka ng movie, diba? Nandun ka sa climax, biglang nag-brown out or bigla kang pinauwi ng nanay mo. Hindi pa nga tapos, pinauwi ka na, nabitin! Diba? Hindi kasi natapos. Same with your hair. Kapag hindi mo inalaw yung iyong natural hair nutrients from your scalp to absorb yung nutrients, yung natural oil sa hair natin, yun yung parang vitamins natin eh, na talagang nakakatulong siya para mapakapal yung ating hair, para maging shiny yung ating hair. So kung lagi natin ginawash yung ating hair every day, hindi nakakarating yung mga vitamins niyan sa strands ng hair natin to the end. Parang halaman din yan, di ba? Pag hindi mo inilagaan, pag hindi mo diniligan ng maayos, nagiging unhealthy yung bulaklak. Minsan hindi pa nga namumulaklak. Same with your hair. Kung maaari lang, don't wash it every day. Wash it like at least once or twice a week. So, ako yan talaga yung ginagawa ko sa hair ko. Kaya napakabilis humaba ng hair ko. So, I cut my hair 6 months ago. In this picture here, 6 months ago, napakaiksi. And then after 6 months, this is how long my hair. So, I grow my hair at like 10 inches in 6 months. Tapos makapal yung hair ko, my darlings. Mukha lang siyang manifest, pero makapal siya. Kaya pag pumupunta ako ng parlor or salon, kapag tinitingnan lang nila from there and assess yung hair ko, sabihin nila kasi nga mukhang manifest, mura lang yung ibibigay nila. The moment na tinas nila yung hair ko, start yung treatment, sasabihin nila, oh my goodness, ang kapal ng hair mo, madam, lugi kami sa price na binigay. So, matudouble yung price. Alam ko na yun eh, kasi alam ko talaga na ganun yung mangyayari. Kasi, ano eh, masyadong deceiving yung hair ko. Kasi, ano lang siya, parang pinutingnan, pero makapal ang hair ko. So, yun, hindi ko kasi winawash talaga yung hair ko ng everyday. I wash it like twice a week talaga. Or sometimes, kapag sa bahay lang ako, I wash it once a week. I let my natural oil sa hair ko na talagang in-nourish niya yung aking hair. So, yun yung aking
tip number one. My number two, try to massage your scalp kapag naliligo ka. I-massage mo yung scalp mo sa hair mo kasi nakaka-relax yan ng ating muscles. Parang ikaw, diba, pag nagpapamassage ka, pumunta ka sa mga massage therapist kapag minassage yung likod mo, ang sarap sa pakiramdam, tapos nagiging maganda yung mood mo, diba? Same thing with your scalp. Kapag na-imamassage natin yan, nare-relax yung ating muscle, lalo siya nagpo-produce ng natural oil para sa vitamins or nutrients sa ating hair. And number three, my darlings, ito, na-discover ko lang to nung bagong panganak ako sa panganay ko. Kasi nag-worried nga ako kasi parang napanot ako eh. So, kinausap ko yung doktor ko. Ang she-recommend sa akin na continue taking my prenatal vitamins. Kasi ang prenatal vitamins, my darlings, is complete with vitamins. That's the reason why, di ba, kapag buntis ka nire-recommend kasi talagang full pack sa vitamins, minerals, and nutrients na kailangan natin at ng ating baby. So, maganda talaga siya. Buntis ka man or hindi, talagang malaki ang natutulong niya sa atin. Hindi lang sa hair, all over health natin, maganda ang prenatal vitamins. So, ever since, yun talaga yung vitamins ko. Ito, yan. Prenatal vitamin. Yan siya. Nagulat na ako nung pumunta ako ng Pilipinas kasi nakalimutan kong dalhin tong prenatal vitamins ko. Pumunta ako ng pharmacy. Kailangan pala merong resita pag bumili ka niyan. Nagulat ako kasi dito sa US, mabibili mo lang siya sa grocery store sa may vitamins and medicine section. Hindi mo na kailangan ng reseta. So, kung ganyan, madalings, mahirapan kayong bilhin yung prenatal vitamins, so might as well buy the multivitamins for women. Make sure lang na meron siyang vitamin B complex biotin kasi talaga yan yung pinaka vitamin na kailangan natin for hair, which is called the biotin. Mayroong vitamin D, may vitamin C, and may vitamin E. So kung yung multivitamins na yun is meron yan, so go ahead. So kailangan talaga natin ng multivitamins sa ating katawan. Minsan kasi yung diet natin everyday hindi naman siya enough to give us the enough nutrients and minerals na kailangan ng ating number 4 tips, my darlings, aside from the prenatal vitamins and multivitamins, is kung available at kung afford mo, is mag-take ka nito collagen peptide powder or collagen pills or anything now with collagen. Kaya naman number 1 talaga yung collagen ngayon sa beauty industry all over the world kasi of all the benefits na makukuha mo from collagen. Hindi lang siya nakakatulong para maiwasan yung hair fall, makapakapal ng hair mo or makapashiny. Nakakatulong din siya, my darling, sa elasticity ng ating skin or sa collagen ng ating skin. Yung nakakatulong para mag-look young tayo and blooming, and then kapag nakakatulong din siya sa ating mga nails. So yes, kung afford niyo at available ang collagen, might as well take it together with your prenatal vitamins or multivitamins. Ako, nilalagay ko to sa coffee ko every day, one scoop lang siya. And then manonotice mo talaga, my darlings, yung pagbabago, yung mas lalong mas lalong glowy yung skin mo, mas lalong healthy yung hair mo, at saka yung nails mo looking looking healthy. And number 5 tips ko sa inyo, my darlings, is iwasang ma-stress, my darlings, kasi yung stress talaga is also one of the major reason kung bakit tayo nagkakaroon ng hair fall. Hindi lang hair fall, kung bakit din tayo nagkakaroon ng mga wrinkles. So kung yung asawa ninyo ang cause ng inyong stress, tabunan niyo yung mukha, joke lang. Joke lang, my darlings. Pero talaga, kung maaari lang talaga iwasang ma-stress, kung na-stress man kayo, think something positive para naman lumabas ang inyong mga good hormones dyan to balance yung mga stress ninyo sa katawan. O kaya, do something fun, di ba? Para ma-divert naman yung pagiging stress mo at maiwasan yung pagkakulubot ng inyong skin at paglagas ng inyong hair as much as possible. And that's all for today, my darlings. Can you please give this video a thumbs up? And also, don't forget to subscribe to my channel and click the bell notification para po ma-notify kayo every time I have a new vlog. I would also leave a video here for you to watch and enjoy, especially kung gusto mong lumiit ang iyong tiyan ng walang diet at exercise. Please watch this video here because I share my secrets and also yung aking mga beauty secret tips kung paano ba tayo maging looking young and stay young. Okay, my darlings, stay safe, everyone. I hope to see you all again in my next vlog and have a wonderful day. God bless you all. Bye!